everyone, and welcome again sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hello po, ako po si Joanne Vicente, and welcome po sa Joanne Tutorials Vlog. Today's video guys, napapansin ninyo, meron na naman tayong panibagong vlog, and yes, napapansin ninyo ang sipag ng lola nyo mag-upload, kasi meron tayong sapat na panahon, kaya sinasamantala ko na po yan. Today's video guys, pag-uusapan na naman natin, related po ito sa usapang buhok na naman, at sasagutin ko lang yung nagtanong sa akin na, Jo, ano pang magandang gamitin na pang hair maintenance product na mas makakatulong para mas tumagal, mas gumanda, mas lumambot, at alam mo yun, mas mapastay natin yung ganda ng effect ng after natin magparibad ng ating mga buhok. So, hindi lang naman ito para sa mga bagong ribadid ang buhok, bagay din ito sa mga nagpa-bleach ng buhok, sa mga bagong kulay ang buhok, sa mga bagong nagpa-Brazilian. Promise guys, itong product na ipapakita ko sa inyo, ang ganda nitong gamitin at advisable siya doon sa mga nabanggit ko. At alam ko, karamihan sa inyo, baka aware na dito o gumagamit na nito. Pero sa mga hindi pa nakakaalam at naghahanap ng magandang pang hair maintenance, bagay na bagay sa inyong topic na to. At alam ko, sana makatulong ako sa inyo. Pero bago tayo mag-proceed guys, please, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, click mo muna yung subscribe button sa baba at click mo lang notification sa gilid para ma-notify kita every time na may mga bago akong uploading videos, tutorials, and vlogs. So ngayon, proceed na po tayo sa topic. So, di ba tayo girls, lalong-lalo na tayo after nating magparibad ng buhok, naghahanap talaga tayo ng product na kung saan mas makakatulong sa atin para magpa-maintain ng magandang buhok natin after nating magparibad. Kasi girls, ha, hindi porque nagpariban ka na is doon na natatapos mo. Kailangan mo ring alagaan yung ribanded mong buhok kasi hindi na po yan normal hair or hindi na po yan natural hair na kagaya ng dati na alam mo yon na talagang mas talagang natural talaga yung pagkakabagsak na dahil ribanded na po tayo, dapat mas magkaroon tayo ng pang-hair maintenance. Kasi pag hindi natin inalagaan ang mga bagong rebonded na buhok natin, may tendency po na mag-dry yan. At alam niyo yun, maging sticky, maging matigas. Kaya ito nga siguro, naka-invento ng mga ganitong klaseng product na talaga namang, talagang ang ganda-gandang mga gamitin. At alam ko, possible sa inyo, nakakita na nito o gumagamit na nito ngayon. At sa mga hindi pa nakakaalam ng product na ito guys, actually ha, ito yung number one na nare-recommend ko sa mga nasiservicean ko. Ito yung pinapagamit ko sa kanila na palitan mo na yung dati mong ginagamit, mag-switch ka na lang dito kasi advisable ito sa mga ribanded ang buhok, may kulay ang buhok, may bleach ang buhok, at yung dry, frizzy, at talagang damaged na buhok. So, hindi man ganun ka-instant yung pagpapaganda niya, pero mapapansin mo sa pag-araw-araw na ginagamit mo, mas lalong lumalambot at gumaganda ang buhok mo. So, ano nga ba yung product na sinasabi ko? So, eto yun, at alam ko naman karamihan sa inyo, maaaring aware na nga po dito. So, eto po yung mga ang product ng Keratin Plus. And meron po itong tatlong variant. So, eto guys, yung ginagamit ko, yung Keratin Plus, na meron tatlong variant, which is yung color black, color gold, at color reds. Guys, especially girls, ako na nagsasabi sa inyo, ang ganda-ganda na itong gamitin. Promise yan. Eto yung ginagamit kong pang-maintenance sa buhok ko since ilang beses ko na itong naribat yung buhok ko. At ayan, tingnan nyo naman, bagsak na bagsak talagang. Kala mo, ayun tinatawag na instant Brazilian blowout. Eto po yung ginagamit kong product sa buhok ko na mas lalong nakatulong sa akin para lumambot at bumagsak. At alam mo yung maging straight pa rin siya. So, ayan. Naligo po ako kanina. Wala, hindi po ako nag-plancha ng buhok ko. Eto po yung ginamit ko. And then after kung ano, habang pinapatuyo ko, pinatuyo ko lang po itong buhok ko sa electric pan. And tingnan nyo naman. Diba? Ang bagsak niya, ang bouncy niya, talagang ang healthy-healthy niyang tignan. So, eto po yung uulitin ko, Keratin Plus. Meron po siyang color black, color gold, and color red. Nabibili po ito sa Pure Gold, sa mga Watson, sa mga supermarket, hypermarket. At guys, napakamura lang nitong product na to. Very, very budget-friendly. Kayang-kaya ng mga bulsa natin, mga bebe. Alam nyo ba, pwede nyo mabili ito for 6 pesos or 7 pesos. Depende sa tindahang pagbibilhan ninyo. So, ako, kung ako sa inyo, instead na gumagamit kayo ng mga, alam nyo na, conditioners ninyo, pero depende naman kasi sa inyo yan kung saan kayo naiyang. Pero bakit hindi nito subukan nyo rito product na to? Kasi ako nagsasabi sa inyo mga bebe, kung gusto nyo mas maganda ang effect ng buhok ninyo, eto yung gagamitin ninyo kasi bukod sa mabango siya, napaka budget friendly, napaka mura, napakadali niya pang bilhin kasi kahit sa mga sari-sari store, meron na po itong available. Mabibili mo na po siya ng mga about 36 pesos or 37 pesos. Depende po yan sa mga branches. At opo, napaka mura. At ito ang laman nito guys, is meron itong laman na 20 grams po kada pack. So, sulit na sulit. Alam mo ba, itong isang ganito, nagagamit ko na siya 3 beses po. Napakatipid niya pong gamitin. At alam mo yun, kahit konti lang ilagay mo sa buhok, mapapansin mo talaga, bebe, ang lambot-lambot na ng buhok.
And yes, mga bebe, ito po yung nare-recommend ko sa mga nariban ko o naservisan ko kasi ako na nagsasabi sa inyo, napakagandang gamitin na itong product na to. And as you can see guys, meron siyang tatlong kulay at may tatlo siyang variant. At ngayon, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Itong color black is ito yung Keratin Plus Brazilian Hair Treatment na meron na po siyang kasamang argan oil and jojoba oil o jojoba oil. Makes hair healthier, smoothier, and shinier. So, yun yung kiniklaim ng color black na to. And nga pala guys, ang kanyang expiration date is dito nyo po makikita sa likod ng pakete, sa bawat pakete ng itong tatlong kulay na to. And then, yun nga po. At ito po ay ideal for rebonded, color treated, and frizzy hair. And the next one is meron din tayong color red. At ito yung tinatawag naman na Keratin Plus Luxurious Brazilian Hair Treatment na meron na po siyang biotin at lavender oil. So, ito naman. Maganda rin siyang gamitin. Ano nga po? For dry and damaged hair and ideal for rebonded, color treated, and frizzy hair. So, parang iisa lang naman talaga yung kiniklaim ng product na to. No? So, iba-iba lang talaga siya ng alam nyo na parang para makilala siya. So, next one is meron tayong tinatawag naman na Keratin Plus Gold. So, eto talaga yung number one na nare-recommend ko sa mga nariban ko kasi, be, ako na nasasabi, proven and tested ko na maganda talaga tong product na to at napakabango niya, be. Paulit-ulit ko sasabihin sa inyo yan. At etong Keratin Plus Gold, intense Brazilian blowout or hair treatment, ayan, meron na po siyang sunflower oil and rosemary oil. So, parang ito yung pinaka mas advisable talaga kapag ang buhok mo is nasunog sa bleach, na-try sa pagpapakulay mo ng buhok, nasunog dahil sa pagpapariband mo. Ito siguro talaga yung sa tatlong to, ito yung pinaka-advisable. Proven and tested ko na yan ako mismo sa sarili ko dahil mahilig ako magbutingting ng buhok ko at kadalasan talaga lalo na yung mga dulo nagda-dry. Ito lang po yung ginagamit kong product talaga na masasabi ko, ay, hype talaga, napaka-hype talaga ng kanyang effect mga bebe. And bea, ito pa. Isa sa kinaganda ng product na to is, ano na po siya, paraben-free na po siya. So, sa mga hindi nakakaalam ano po ba yung paraben, ito yung parang masamang formula or chemical na yung minsan hinahalo sa mga products, lalo na sa mga shampoo, na nagkukos para ma-irritate yung ating mga ani. So, yun nga po mga bebe, yung paraben-free, isa rin sa masamang epekto nun. If ever na may kulay ang buhok mo, mas madali niya pong napapawash out. So, ibig sabihin, mas madali niyo napapa-fade out. Yung tipong dating matingkad na kulay ng buhok mo, napapansin mo, kapag gumamit ka ng mga shampoo or conditioner or product na may paraben, mapapansin mo, wala na. Parang yung kulay ng buhok mo, ang tamlay na niya ulit. Hindi na siya ganun kaponga, hindi na siya ganun ka. Alam mo ka, talagang kapansin-pansin talaga. So, yun, isa yun. Ayun nga po, gaya na sinabi ko, yung paraben, kapag meron nun, pwedeng ma-irritate yung mga anit natin, pwedeng mag-cause ng dryness sa ating mga buhok. Yung talagang parang masama talaga siyang chemical na nakahalo. Kaya kung mapapansin mo, di ba, sa mga Hortaleza, meron silang mga binibentang mga shampoo or conditioner na tinatawag na paraben-free. Yun po yung magandang gamitin natin actually. May mga tinatawag na sulfate-sulfate po, yun po. Yun po yung magandang gamitin na shampoo or conditioner. So, gaya ng sinabi ko guys, itong product na to, napakasulit niyang gamitin. Bukod sa mura na siya, very effective pa siya at advisable siya sa mga rebonded na buhok. Kung ako sa inyo, subukan niyo itong product na to. At sa lahat nga pala ng product na to, ito yung pinaka number one na ginagamit ko at ina-advise ko sa mga client ko. Then next, ito and then ito na. So, parang ganun yung ranking niya mga bebe. Kaya kung ako sa inyo, ayan, sa mga nagtanong ha, kung ano ba yung magandang pang hair maintenance kapag bagong kang riban or bago kang tulay or bagong bleach yung buhok mo, kung ako sa inyo, instead nagagamit kayo ng mga normal na hair conditioners, eto na lang po yung gamitin ninyo kasi talaga meron siyang iniiwang instant Brazilian effect na mas nakakatulong para lumambot at bumagsak ang buhok natin, paulit-ulit yung sinasabi. Kasi yung talaga yung napansin ko, base sa mga araw at mga pagkakataon na ginamit ko itong product na to. Isa sa mga tips ko para hindi agad mag-dry ang buhok ninyo, huwag kayong araw-araw gagamit ng shampoo. Every other day, pwedeng-pwede po. Or after 2 days. Pero lalo na pag-rebonded ang buhok mo mga bebe, number 1 ha, para hindi mag-dry ang buhok ninyo, huwag na huwag kayong gagamit ng mga matatapang na shampoo kagaya ng Head and Shoulders. Kasi yun nga, di pa parang may mental effect siya. Mas matapang siya kumpara dun sa mga ibang brand ng shampoo. Yun lang naman yung aking advice. At alam ko naman yung ibang mga hairdresser o nagre-rebond, hindi nyo sinasabi na huwag tayong gagamit. So ano nga ba yung shampoo na pwede nyong gamitin na medyo mild? Ang nire-recommend ko mga bebe is yung Dove. Kung hindi man yung Dove, yung Johnson na shampoo. Kasi mild lang siya. So parang alam niyo yun, mamamoisturize din yung buhok ninyo.
So, paano ko nga ba ginagamit ng mga bebe? Every time na naliligo ako, syempre magsishampoo ako ng Dove. And then after po nun, syempre babanawan ko yung buhok ko. And then lalagyan ko na po na itong Keratin Plus hair treatment. And then minababad ko po siya ng 5 to 10 minutes kasi dito nakalagay 1 minute lang po. Pero para sa akin nga, ganyan sinabi ko kanina, mas maganda, mas matagal po yung pagbabad ninyo. At habang nakababad yung mga bebe, susuklay-suklay ninyo para lahat ng product na to is na-absorb talaga ng mga hidla ng buhok natin. And then after that mga bebe, ayun, syempre magbabanaw na tayo. And then yun, try nyo pong patuyuin sa ano, sa hangin ng electric fan. Be, ako na nagsasabi sa iyo. Mapapansin mo ayan, kagaya ng buhok ko, 'di ba? Kala mo pinlansya ko 'to, hindi ko po ito pinlansya mga bebe. Ito lang ang ginamit ko kanina, ayan. Etong black, promise, ayan. 'Di ba? Oh, 'di ba? Ay, po sa inyo. So, eto po. Eto yung ginamit ko. Kaya kung mapapansin ninyo, yan, ang lambot ng buhok ko. Very bagsak siya. Makintab. At alam niyo yun, buhay na buhay ang buhok ko. Imagine nyo mga bebe, ilang beses ko na ito na DIY riban. At ilang beses na rin nasunog or alam niyo nag-dry yung buhok ko dahil siguro napapawisan siya. Ayan. Ngayon, wala na pong dry. As in talagang, alam mo yun, nakatulong po itong product na to para mawala yung dryness at saka yung mga parang tangles na tinatawag or split ends dito sa buhok ko. Kaya kung ako sa inyo mga bebe, try nyo mag-switch sa product na to. Actually, marami namang klaseng ganitong naglabasan. Pero kasi para sa akin, sa lahat ng nasubukan kong yun, ito talaga yung pinaka-the best talaga na kung ako magre-recommend sa inyo, ito po yung i-recommend ko sa inyo. So, ayan. Kung bago kang riband, ito yung para sa akin mas okay gamitin. Kasi talaga, kasi nakasabi rin po dito is instant Brazilian hair treatment na siya. So, next, ito. Ito yung next na ginagamit ko. And then, paminsan-minsan, ito po. Pag wala, pag naubusan ako nitong mga to. Pero ako nagsasabi sa inyo, sulit yung perang ibibili nyo dito. At kayo mismo, kesa magpa-Brazilian, kayo nang magpa-Brazilian, mag-DIY na lang kayo sa mga bahay. Kasi etong Keratin Plus na hair treatments, very advisable siya sa mga kagaya natin mahilig magpa-ayos ng ating mga. So, eto yung mga bebe. And ngayon, dito na natatapos ang aking vlog. As you can see, saglit lang yan. Kasi konti lang naman totally yung ipapaliwanag ko. And sana nagustuhan nyo yung aking feedback, yung aking review, o aking explanation sa paggamit ng product na to. Kaya kung po sa inyo, bili ka na bebe, hindi ka magsisisi. Kung saan nga ba ito nabibili mga bebe, ulitin ko, nabibili po ito sa Pure Gold, sa mga supermarket, hypermarket. Mas maganda, maramihan na yung bibili nyo kasi sa isang haba is 6 na piraso. At again, mabibili nyo siya sa halagang 36 or 37 pesos something, depende po yun. At sa store, sa mga sari-sari store, meron na pong nagbebenta nito. Napakadali lang po niyang hanapin. At alam ko namang hindi kayo mauubusan. And nga pala bebe, kung nagustuhan mo yung vlog ko ngayon, review ko sa product na to o sa mga pinagsasabi ko about sa product na to, please, kung hindi ka pa nagsubscribe sa aking YouTube channel, click mo muna ang subscribe button at hit mo muna ang notification bell para ma-notify kita para sa mga upcoming vlogs na gagawin ko dahil marami pa akong mga videos, tutorials at mga product reviews na gagawin na pwedeng makatulong sa inyo. At ngayon, tapos na po ang ating vlog at papansin nyo, saglit lang naman yan. Importante na i-share ko sa inyo yung magandang product na pang hair maintenance lalo sa mga bebe ko dyan na mahiling magpariban ng buhok. And again mga bebe, hanggang dito na lang ulit. Soon, itakis na naman tayo. Baka bukas meron naman tayong panibagong upload. Tingnan natin kung meron naman. So ngayon, ingat po kayo palagi. And again, ingat po at sana matapos na po ang pandemic na to. At habang pandemic mga bebe, lalo ng mga girls dyan, alagaan yung mga sarili nyo, lalo na yung mga buhok natin na crowning glory natin mga bebe. Again, ingat kayo palagi, paulit-ulit na lang ako. God bless you all mga bebe!